Happy New Year, everyone! At dahil Happy New Year, so yun. And I'm talking about Strokes Lab and Strokes Lab. So sa aking pagkakaalam, bago sila magkaroon ng makeup line, sila ay isang... Nagigil ka. Itong video na ito ay ang ating unang review video. As you can see sa ating title box below, we're going to try new local brands. Tamang-tama at napapanahon dahil siya pa lang ang pagpasok ng New Year 2021 sa atin. Dahil meron tayong dalawang local brands na itatry, magre-review tayo ng hindi isa, not one, but two local brands. So mga kagaga, I'm talking about Strokes Lab and Ready Set Glow. So if you are interested with my thoughts and swatches, just keep on watching. And nga pala, kung bago kayo dito sa channel natin, please don't forget to subscribe and hit the bell button para updated kayo lagi sa mga bago nating videos. So subscribe na! Unahin muna natin yung Strokes Lab, which I purchased some of their products. But hindi na ako bumili ng marami dahil alam niyo naman, hindi naman natin kinakailangan ng maraming products para lang matry kung maganda yung product nila. Sa aking pagkakaalam, bago magkaroon ng makeup line si Strokes Lab, isa silang eye studio, which specializes yung mga eyebrows. Kung mapapansin nyo sa kanilang mga selection of their products, meron silang mga products for the brows and for the lips. At this moment, wala pa akong nakita na meron silang product for the eyes and for the face. Maliban na lang dun sa kanilang mga beauty soaps. So pagpasensya nyo na mga kagaga kung medyo madilim tayo or maliwanag dahil I am filming right now using natural light lang. So nandito ako sa bakanting room. Sa yun mga kagaga, bumili ako ng dalawang velvet click sticks ng Strokes Lab. Ayan. The very, very controversial. Ayan. Na click sticks. I have here the Teresa and Contessa shade. And I also bought their brow fixer. So, clear lang to mga kagaga. So, dito sa kanilang box, makikita nyo yung ingredients niya. Designed in California, USA daw. And made in PRC. So, it's phthalate-free, paraben-free, BPA-free, cruelty-free, vegan-friendly, and recyclable. Meron din itong 24 months upon opening. So, sabi dito, a lightweight, blendable, velvet matte lipstick that gives a flawless, rich, and pigmented pop of color for all-day wear. Infused with vitamin E, squalane, and sunflower seed oil, it conditions the lips for long-term skin smoothness and softness. And its click stick feature ensures little to no product waste. So, ayun, yung kanilang claiming. And then nakalagay dito, I am charming. Yan, and dito naman sa isa, I am thinking. 398 pesos each and you will get 2 grams of each product. So, ayun, na-curious ako about dito sa kanilang click stick dahil nga, ngayon lang ako nakakita ng lipstick na kiniklik dito para lumabas yung product. Usually, yan yung mga lipstick or lip products na nakita at nagamit ko na ay yan kung di liquid matte lipstick, yan bullet lipstick. So, ito ay iba naman. Para lumabas yung product, ikiklik mo siya dito sa ilalim. Yan. Product itself looks like this. Quality check, may paper siya dyan to ensure na talagang bagong-bago siya. So, if ever wala na yung papel, ibig sabihin, nabuksan na siya. I really like the packaging kasi sobrang sleek niya. Very, very handy. Hawak natin si Contessa. Yan, galing. Ignorante ako. Ayan. Yan siya mga kagaga. So, etong product na to ay hindi naman retractable. So, kapag nag-click ka, yung sakto lang din na magagamit mo kasi yun nga, masasayang yung product. Nandyan lang siya. Hindi mo na siya pwedeng ibalik. Unlike sa mga bullet lipstick na yan, retractable na. Putin mo lang, tapos babalik yung product. So, ito, talagang forever na siyang nakalabas dyan. So, let's watch Contessa first. So, itong si Contessa ay parang nasa apricot, brown, nude. Here's Teresa. Nakakaaliw yung pag-click-click-click ko siya. So, si Teresa naman nasa pink.
undertone. Syempre, yung mga pinili kong shades is yung talagang mga shades na trick ko. For me, medyo may kamahalan, 398 pesos. So, I chose na lang the shade na talagang alam ko magagamit ko at magko-complement sa skin ko. So, Contessa is nasa apricot brown shade. Teresa naman ay nasa pink shade. So, let's try Contessa on our lips. So, sabi ko na, hindi ako nagkamali ng pagpili ng shade. Talagang sobrang wearable siya. So, mga kagaga, here is Contessa. Tingin ko, lahat naman ng skin magko-complement yung shade na to. Bilang siya ay velvet click stick, ayan, medyo velvety and matte finish. At very, very lightweight. And gusto ko rin siya dahil konting product lang, sobrang pigmented. So, ayun nga, I don't think this is long-lasting and transfer-proof kasi yung mga ganitong klase ng formula talagang lumilipat. Ayan, o, diba? Nai-smudge. So, mga kagaga, try naman natin si Teresa. So, ayun, mga kagaga, Teresa is also a wearable shade. At tingin ko nagko-complement din to sa lahat ng skin color. At yun nga, gaya na sabi ko kanina, I really, really love the formula. Parang wala kang nilagay sa lips mo at hindi siya drying sa pakiramdam dahil nga velvety finish siya. At siguro nakatulong din yung vitamin E at yung sunflower seed oil para, alam mo yun, yung moisturizing ang pakiramdam niya sa lips. So yung mga ganitong type ng lipsticks, mga gaga, pwede mo siyang gawin na ilagay sa lips mo ng full or pwede mo rin siyang gawin gradient using your fingers. So it's up to you kung paano mo siya gagamitin or ilalagay sa lips mo. We also purchased their brow fixer, but ito, clear lang to mga kagaga dahil ayoko talaga nagbabrow fixer or nagbabrow gel, lalo na kung may color kasi ang tendency kumakalat, lumalagpas siya dito sa shape ng ating kilay. Sa pagkakaalam ko, sila ay specializes sa mga brows. Kaya, napa-order din ako or napabili rin ako ng kanilang brow fixer. Yun nga, ito, clear lang to. Try lang natin sa ating brows. So, ayun, mga gaga, meron akong nilagay na eyebrow pencil sa ating kilay. Ramdam ko na meron akong nilagay sa ating eyebrows. Pero, very, very light lang. Hindi siya kasing bigat ng mga brow soap na yung mga nauuso ngayon. Okay naman, na-brush up naman yung kilay ko. But let's wait again kapag nag-settle down na siya sa ating brows. So, hindi rin siya ganun ka-intense. Kung gusto mo ay yung mga flick talaga na eyebrows, hindi siya ganun ka-intense yung binibigay ng product sa brows mo. So, ayun, very, very light and very, very natural lang. But if you're aiming magpa-flick ng mga brows, tingin ko hindi siya uubra. Kasi very, very light lang siya. Kasi set na siya at ewan ko kung makikita niyo. So, okay naman siya for me. Yan, sa mga kagaya ko naman ninipis yung kilay at kung gustuhin mo lang na i-put siya in place, ayan, this will work for you. So, as you can see, mga kagaga, nag-iba yung ating lightning, no? Kasi inabutan na ako ng gabi dito sa kabilang room. Kaya naglagay na ako ng ring light. So, ayun lang mga kagaga sa ating Strokes Lab products. Ang ating brow fixer is also 398 pesos. At you will get 4.5 ml of product. Now, that's it for our Strokes Lab. So, yan, let's proceed to our next brand. Mga kagaga, once again, itong mga tinatry on natin at dire-review natin ay mga bagong local brands. So, next is Ready Set Glow. Ready Set Glow is another local brand. Yeah, same sila ng Strokes Lab na made in China, made in PRC. So, ito medyo marami-rami yung na-purchase ko dito. Dahil medyo may kamurahan naman. When you purchase their product, it comes with this pouch. Meron silang parang mga limited edition na mga bags at mga pouch. So, nag-appear lang siya sa news feeds ko. At na-curious naman ako sa mga gel liners. So, ay mahilig talaga ako sa mga gel liners and eyeliners, mga kagaga. Nakita ko yung Ready Set Glow na bongga yung mga kulay or mga shades ng kanilang mga gel liners. So, kaya ako naka-order. Ayan, I ordered five of their products. So, we have two badass gel liners, two badass eye shimmers, and I also purchased their matte lipstick. So, kung si Strokes Lab, mapapansin nyo sa packaging niya, very, very sleek, very clean, very minimalist. Ito namang si Ready Set Glow. Yung kanyang packaging ay talagang badass kung badass at rock and roll kung rock and roll. Dahil color black yung kanyang packaging at parang meron siyang luminous
na mga labels dyan. And itong gel liners naman niya, yan, as you can see. Diba? Iba yung shades. Isahan natin dito sa ating Badass Gel Eyeliner. Claimings ay waterproof and smudge-proof. Sabi dito, bring out the badass girl in every blink. So, ayan na dito yung mga ingredients niya. 6 months upon opening. Paraben-free, cruelty-free, recyclable. Sabi, discontinue use if irritation occurs. 0.5 grams each for 389 pesos. Bale, yung kanilang gel liner, ayan, medyo may kamahalan. 398 pesos. Pero kung smudge-proof and waterproof naman, pwede na, di ba? Yung hindi ka na kailangan mag-retouch ng mag-retouch dahil na waterproof and smudge-proof. So, ibig sabihin nun, mas matagal yung product sa'yo. I have here 2 shades na kinuha. So, I have here Sunshine and Unicorn. Sunshine is, of course, yellow shade. And the Unicorn is, of course, purple shade. And ganito yung itsura nung product mismo. Dito sa labas niya, merong nakalagay na kung ano yung shade niya. Which is good, diba? Kasi kahit hindi mo na siya buksan or nakaganyan siya sa storage mo, alam mo na kung ano yung kukuhanin mong product. So, pinagsama ko na silang dalawa dito sa isang video, mga gaga, dahil pareho naman silang first time kong itatry at pareho silang bagong local brand na lumabas. Hindi rin naman karamihan yung mga products na na-purchase ko para i-review. So, nag-decide ako na ipagsama na lang sila dito sa isang video. And mga gaga, here's Sunshine. And here's Unicorn. Actually, nagamit ko nga ito nung nag-cosplay ako na Unicorn Princess dun sa aming sessions live. So, itayin lang natin siyang mag-set and try natin i-smudge kung talagang smudge-proof and waterproof. So, nakikita nyo ng maayos kasi yung ilaw. Pero kung makikita nyo siya up close, mga kagaga, grabe, sobrang pigmented niya. Yung kanilang Badass Gel Liner ay retractable, mga kagaga. So, for 389 pesos, mga kagaga, ito yung product na makukuha nyo. At meron siyang pantasa. So, kung gusto nyo patulisin yung dulo niya, pwede nyo siyang tasahan, mga kagaga. Not bad yung kanyang price dahil very pigmented naman yun. Let's see kung talagang smudge-proof at waterproof siya. So, we have here wet wipes. So, let's see, mga kagaga, kung talagang waterproof and smudge-proof. Truly nga, may lumipat naman na product, pero yung hindi talagang natanggal as in. Parang hindi naman siya nabutas. Ayan, ayan pa rin siya. So, not bad for its price, 389 pesos. Meron kang smudge-proof and waterproof na gel eyeliner na sobrang pigmented. So, for me, okay naman. We have here the eye shimmers and kumuha rin ako ng 2 shades. Ayan, ganito yung itsura ng kanyang box. So, yan sa taas, andito yung kanyang name shade. Parang kapareho din sa gel liner. Meron din siya dito sa taas na pangalan ng kanyang shade. Same lang din dun sa nauna, kung ano yung nasa box nung Badass Gel Eyeliner. Same din dito sa ating Badass Eye Shimmer. Sabi, a light-catching, buildable, and wearable glimmer never hurt anybody. Minsan ang concern natin kapag naglalagay tayo ng glitter sa ating eyes, diba? Baka pumasok sa loob or ma-irritate yung eyes mo. Ayan, ito daw, wearable glimmer never hurt anybody. No? So ayan, featuring fun metallic hues that look like molten metal in your lids. You can wear these hues to the beach during a long day, a night-long party, a sweat session to the gym because it boasts a staying power that weathers through sweat, tears, and humidity. Go ahead and project blinding gorgeous flex with every blink. So, I have here 2 shades, Angel and Superstar. Ayan, si Angel. Ayan, mga kagaga, siya ay pink shade. Superstar, ayan, siya yung silver. So, yung mga ganito kasi, expected ko sa kanya, you can put it alone. Yan, dito sa eyelids mo. So, dito, try ko si Angel, dito si Superstar. Yung liquid niya, walang kulay. Yun lang talagang glitters. So, feeling ko pang top lang. Ayun. Kita niyo ba?
I think you can also use this also in your lips. Try natin. Oh, di ba? Oh. Kung gusto mo nang parang may shimmer ka na glossy sa iyong lips. Ayan, pang top siya. Hindi siya yung you can use talaga na siya lang mag-isa. Try naman natin si Superstar. Ayan, ito malakas yung ano niya. Yung pagka-glitter niya. Mas efekto kung may eyeshadow base. Para ka lang naglagay ng ano lang, shiny shimmering glitter. Dagdagan pa natin. So ito medyo may laban. Pero si Angel, very very angel lang talaga siya. As in, para magko-compliment lang siya mga kagaga, pag pinang-top nyo, meron kayong eyeshadow base. And tingnan natin pagka na-set na siya kasi parang nalalagkitan ako. In fairness naman, kung ang pagbabasehan lang ay yung pagka-glittery niya, bongga naman yung glittery niya, pero yung liquid itself na kasama. Ang ina-expect ko, eh, meron ding kulay mismo. Pag nilagay mo siya, siya na yun. Makikita mo itong shade na to mismo sa buong lids mo. Pero yung pala, ano lang talaga siya. Parang pang-top lang. Ayan, medyo malagkit. Malagkit siya mga kagaga. So sige, try natin gamitan ng Badass Gel Liner. Ngayon, na-try na natin yung mga products sa ating eyes. So, dito naman tayo sa kanilang matte lipstick. So, the claim is, paint your lips with this delicious color that will make you glow for hours. So, ibig sabihin, this is also long-lasting. So, I have here the shade Dark Temptation and it's 12 months upon opening. So, ito yung shade niya. Ayan, para siyang darker sa pussy red. This is Ready Set Glow Silky Matte Lipstick in the shade Dark Temptation. Meron akong ramdam na meron akong suot sa lips. Yan, yung kanyang finish is yun niya, silky matte. And I also doubt na this is long lasting also. Let's see kung may matitirang stain. Malinaw na malinaw. So, ayun mga kagaga, that's it sa ating Ready Set Glow. So, ganyan yung ating Badass Gel Eyeliner na mapapurchase nyo worth 389 pesos each. Ang Ready Set Glow na Eye Shimmers, which you can also purchase at 189 pesos. So, ayan, 189. For the matte lipstick naman ay 225 pesos. Sa lahat ng products na trinay ko ng Ready Set Glow, ang pinaka nagustuhan ko lang ay yung kanilang gel eyeliners. Kasi yun nga, waterproof, very pigmented, match proof. So, nag-sell ko siya yan. Pwede siyang pang cosplay or pang gawa ng mga kakaibang makeup. Sa shimmers naman, eye shimmers, nagustuhan ko naman si Superstar. Yung lipstick, okay naman sa akin yung shade. Nagustuhan ko yung shade. Pero yun nga, since hindi siya long lasting, hindi ko rin siya masusuot, especially kapag ka nasa work ako. Reasonable naman sa price niya. And then yung kanilang eye shimmers naman, magagamit at magko-complement naman talaga kapag naglagay muna tayo ng eyeshadow base. Okay pa rin dahil it's 198 pesos and it's waterproof and smudge-proof as well. So that's it for our local products review. Parehong okay sa akin yung Strokes Lab and yung Ready Set Glow. Although yung brow fixer, hindi ko siya masyadong na-appreciate dahil I'm expecting more. Talagang makakapag-flick siya ng brows. But then, okay naman. Kung gusto mo ng natural look ng iyong kilay, then you can use this.
So, ayun, pareho ko naman silang nagustuhan. Magaganda yung products ng Strokes Lab and Ready Set Glow. At kung hindi pa kayo nakakapag-try ng Strokes Lab and Ready Set Glow, yan, itry nyo na mga kagaga dahil okay naman at maganda yung kanilang products. And, ayan, always remember na we must support local brands. Siyempre, tangkilikin natin yung sariling atin, di ba? Bago tayo mag-explore ng mga mamahaling brands or mga imported brands. So, ako talagang hindi ako bumibili ng mga imported brands. Mas prefer ko yung mga dito sa atin, mga brands dito sa atin. So, mga kagaga, that's it for today's video at sana nag-enjoy kayo. And if you like this video, please click like and comment. Ayan, any suggestions, open tayo dyan. Kung meron pa kayong mga recommendations and suggestions na gusto nyong gawa natin ng review or anything, makeup look or anything. And feel free to comment it on our comment section. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, again, please do subscribe now. Dahil we already monetized by YouTube. So I'm very, very happy and I'm very, very thankful with all your love and support. New year, new products, and new looks. That's it na mga kagaga for today's video. And I hope to see you again in our next vlog. Be safe and God bless everyone. Bye-bye.